Everybody. Hello guys. Welcome back sa aming channel. For today's video, ang gagawin namin ngayon ay i-review namin yung movie nila Kathryn Bernardo at Alden Richards. Alam niyo na siguro kung ano ito. Ito yung Hello Love Goodbye. Yeah, sobrang ano niya noon, sobrang hype niya. Uh-uh. Sobrang hype nung movie. So, papanoorin lang natin yung trailer and then although napanood na namin siya kahapon. Tsaka ang daming nanood, no? Oo, as in parang konti lang yung... Parang nanood ka ng mga Avengers, may gano'n. May baby, may matanda, no? May iba ang tanda, matanda, no? Mm-mm. Nanood rin sila. Panoorin. Si idol nila, si Alden, tsaka si... Panoorin natin yung Patrick. Official trailer niya. May mga lugar na pumatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. Pero isang araw, you need someone. Nag-i-picture niya. And for a while, time just stops. Yan yung dati niyang itura. Welcome, Dream. Sino nagpapabigay? Binalik niya lang. Hello, Joy? Ano yung nalaman ng number ko? Ako yata nagbigay. Nagtatrabaho ako. Huwag mo akong gulahin. Sa nakaintriga pala pag pinakalayuhan. Bagay ni Alden. Sabihan ko agad na I love you. Para matakot sa kalumayo. Eh... I love you. Ita sa gusto ko kita eh. So sorry, I don't love you. Di talaga maubusan ang gagawin eh. Wala ka talaga ibang ginagawa sa buhay mo na. Oo ka. I love you. I don't love you eh. I love you. Ba't lagi na ina-ice yung cup niya? Napansin mo din yun? Baka hindi siya sa limo nang nakapa. Pati yun, napansin mo ba? Paano mapakita ko sa kanya hindi na kailangan umalistan mo pero magandang buhay? Wala na test at isa. Hindi pwede magkaramas. Hindi pwede. Ay! Yan yung nakakalikilig na part. Para sa pamilya ko. Hindi kita pwede mahalin. Then I'll take whatever you can give. Stars Cinema presents. Eh, gusto ko talaga yung ganyan. Gawin natin. Buwat na muna. Pag hindi nibigay ko kasi ako mas next eh. Ginawa mo yun para pinigil ako buliin ka? Kung mahal mo ako, bakit hindi akong piliin mo, girl? Kung mahal mo ako, bakit hindi akong piliin mo? Yung iconic na line nila. Kung mahal mo ako, bakit hindi akong piliin mo? July 31 in cinemas. So, yun? Ganda. Tapos natin yung trailer. Although ako, hindi naman talaga ako fan nung ganong movie. Isa lang yung may gusto talaga manood nung Hello... Ano patag yun? Hello, Love, Goodbye. Sabi ko, kasi nung super hype niya, sobrang daming nagtitrending ng... Diba yung... Ang tawag doon? Yung pag... Pag pinopromote nila, sobrang dami. Kahit saan, sa social media, sa TV, sa ganyan. So... Parang ang dating sa akin, eh, parang alam ko ng kwento, sabi ko. Parang, ay, bandang uli magkakatuluyan, man. Director? Oo, parang ganun. Diba, usually kasi ganun naman. Pero given na yung mga Kathy Molina. Kathy Garcia Molina movies. Oo, movie. Nag-hit talaga. Oo, nag-hit. Manganda. May iba sila kasing atake. So, napanood namin siya kahapon. Anong oras natin panood? Mga 6 PM kasi naubusan ng slot dun sa 525. Sobrang may pila talaga, pinipilahan talaga siya. Tapos, as in, unahan sa mga upuan. Madami so, nanonood. So, ngayon, anong masasabi mo dun sa movie? Siguro sa akin... Kasi ayoko maging bias kasi crush ko si Alden. Oo, hindi. Sa akin siguro, hindi siya yung typical na ano kasi love story. Kumbaga, hindi lang siya love story. Kapag pinanood mo siya, hindi lang siya puro love story. Hindi lang siya nakafocus kay Alden. Kaya ang pangalan ni Alden doon? Si Ethan and Joy. So, hindi lang siya nakafocus. So, nakafocus siya din doon sa kung anong ginagawa nila. Kung anong meron sa mga OFW sa Hong Kong. Which is, tingin ko, mas na-realize na, marirealize mo na, ah, ganun pala sila sa Hong Kong. As in, nagkikita-kita pala talaga sila para meron so, silang araw. Central Park. Uh-oh. Isasara pala yun pag ano, may day off. Ano, Sunday ba yun? May day off sila. And then talaga meron silang
Tapos din meron silang mga lugar kung saan talaga sila nagsasama-sama. Ako na-realize ko, ay ganun pala. Sabi nga dun sa ano, di ba, parang Hong Kong. Ang lapit lang ng Hong Kong, kung totoo sa'yo. Ang lapit-lapit lang ng Hong Kong. Pero ganun pala sila, sobrang dami ng... Dami ng ano, Pilipino. Oo, sobrang dami ng Pinoy siguro dun. Siguro, yung napansin ko lang, kumbaga kasi sa ano, bagong tambalan kasi, di ba? Hindi mo expect, no? Lakas ng chemistry nila sa movie. May chemistry yung tambalan nila. Although ako hindi naman talaga fan ng ganun. Naging fan na lang ako dahil sa kanya. Ganda kaya. Ano masasabi mo sa tambalan nila? Uy, sobra. Gusto ko sila. Dati kasi si Alden, gusto ko lang siyang partner kay ano. Kay Luis, yung dati niya ko partner. Oo. Tapos pero si Kathryn, bagay talaga siya sa mga morena. Hindi siya bagay sa... Sad. Oo, yan ang ganda ng tambalan. Nakakakilig. Lalo na yung every eksena, no? Lalo kasi ano, pisa. May mga eksena na talagang makikita mo na pinaghirapan talaga nila, no? Yung... Lalo doon sa unang part. Oo, as in maganda. Kasi may mga aerial shot pa. So, hindi ko alam kung paano nila inan yun. Pero may mga pa-aerial siya nang parang makikita mo yung buong Hong Kong. Oh, diba yung ang ganda, no? Yung, akala ko fake yung mga building, no? Pero totoo. Parang picture, ganda. Pero ganda. Gusto kong pumunta sa Hong Kong. Ano pa masasabi mo doon sa ano nila? Sa kwento, Ayun, ang daming mga linya kasi na ano, mga... Quotable quotes. Oo, ang daming mga quotable quotes doon sa ano. Pinapipili mo ako. Hindi lang yun, kahit yung ibang characters, mga supporting, the best yung mga supporting ano nila, nakakatawa. Si Kakay, tsaka si Joros. Yung akala, yung mapapa, ano ka na lang, mapapastop. Si Maymay, no? Mapapastop ka doon sa mood, tapos bigla kang matatawa. Yung parang akala mo seryoso. Hindi lang siya ano, hindi lang siya drama. Uh-oh. Parang comedy siya. Ako parang mas natawa kasi ako eh. Ang dami kasing punchline ng mga supporting actor at actress nila. Tapos sobrang ano, tawag doon, habi yung mga... yung mga banat nila. Hindi siya makaluma, di ba? Nakakatawa. Makikita mo din yung mga tao nagsisigawan, di ba? Lalo na pag yung maglalapit si Kathryn tsaka si Alden. Kinikilig pa rin ako pag naalala ko. Gusto ko ulitin. Oo. Buntikan na siyang sumigaw doon. Tapos, given naman na diba si Kat, talagang medyo sabi mo nga sa lahat ng mga kasabayan niya, si Kat yung gusto mong... Kasi sobrang improve niya, diba? Acting. Oo, sobrang nag-improve niya sa acting. Parang makatotohanan. Tsaka parang lahat yung mga ginawa, yung mga ginawa niya doon, mahirap, no? Totoo yun. Oo. Yung ginawa niya. Oo, parang hindi mo alam, hindi mo mapapansin na mapapantayan ni Alden. Kasi si Alden din, magaling. Oo, magaling si Alden ever since. Yung bias ko, no? Parang, kasi minsan may mga eksena na mabigat talaga yung kay Kathryn. Although hindi pinabayaan yung character ni Ethan. Kasi meron din siyang parang backstory. Na meron din siyang mga struggle. Oo, kahit parang happy-go-lucky kasi nalala. Oo, parehas silang ano, may backstory. But sila gano'n. Oo. So, yung kwento talagang may pinag-isipan siya. Hindi siya yung... Ang galing na scriptwriter. Gusto ko. Hindi lang for the sake na okay na, may movie or may ganito. Meron siyang mga... pinag-isipan yung mga detalye na ganito pala, kaya pala ganyan ganito. Tsaka bawat yung eksena, ano, yung hindi mo mahuhulaan yung kung ano yung mangyayari. Oo, tapos, diba? Basta ako na, ako gusto ko siya. Totoo. Oo, hindi na. Maka dahil gusto ko lang. Hindi, natuwa lang ako dun sa pelikula kasi hindi lang sa love story kasi. Yung sabi ko nga kanina, makikita mo yung struggle ng mga OFW. Oh, makaka-relate ka din. Kasi tapos, parang... pati yung struggle talaga nila yung naranasan ni Kathryn na... Tsaka ano, hindi lang siya parang pang OFW, parang pang millennial ano rin. Tsaka kasi diba, nandun, yung parang mabimili ka kasi kung career or love. Oo, parang ganun. Parang ganun yung tema niya, career or love. Oo. Diba? Minsan, at meron pa nga linya si Kakay doon, ano yung linya niya? Doon nanonood sila. Okay, pinala- Ate B. Oo, parang yung linya niya ay, is... Ay, sorry. Uy, huwag mo, parang spoiler tayo. Ay, oo, spoiler alert.
Grabe yun. Nakakatuwa. Sobrang si Kakay, no? Nakakatuwa. Diba si Kathryn, parang yung mga last movie niya. Kasi ako lahat kasi napanood ko simula nung Super Ingo Days na papanood ko si Kathryn. Dun kasi yung mga movie niya dati, kasi parang nung sa Katniel, magaganda. Pero yung parang nag-aano kasi siya, hindi niya pa lahat nabibigay. Kasi doon parang may pagka-comedy siya, di ba? May pagka-comedian siya doon. Nakakatuwa siya doon Basta parang walang dull moments. Oo, tsaka parang hindi siya nag-hold back doon sa acting niya. Kasi, kasi di ba si... si Kathryn kasi di ba kung titignan mo, parang prim and proper. Pag ano, sa mga interviews, ganyan. Pero dyan parang nung nakasama niya si Alden, yun talagang... Oo, parang tinuloy yung totoong-totoo siya. Yung gusto ko na siya kasi dati hindi ko masyadong bet si Kathryn eh. Pero napakita ng movie talaga yung ano nila. Genuine. Oo, yung emotion kasi nila parang totoong-totoo. Oo, no. Parang iisipin mo, parang totoo yung movie. Uh-oh. Parang ganun. Parang nananood ka talaga ng ano, story ng OFW song. Makita mo din yung sacrifices ng mga nagtatrabaho dyan, di ba? Yung tipong... Kasi minsan natitake for granted natin yung mga OFW natin, mga kamag-anak. Lalo na yung mga magulang. Bili mo akong ganito, bili mo akong ganyan. Pero doon, parang pinakita nila. Ang hirap maging OFW. Oo, yung struggle ng mga OFW. Kung paano yung paghihirap nila, makapagtrabaho lang doon. Parang ganun, sobrang nakaka-touch. Saka na-guilt rin ako doon sa Hong Kong. Doon ang pala kahigpit, no? Oo. Parang doon kasi pala kapag OFW ka, as meron kasing mga ID, parang kapag domestic helper ka, pag domestic helper ka, hindi ka pwede magtrabaho ng ibang trabaho. Oo, parang dapat isa lang yung job mo. Oo. Kasi pag nag-double job ka, possible na pwede kang... Ma-deport. Oo. So, hulihin ka ng mga ano. Kasi nag-check sila, parang random check. Oo, so may mga nanghuli, nag-check ng mga ID. Una, galing, hindi ko lang malaman. Para talaga akong naging OFW. Kaya lang, hindi mo maiwasan yung mga Pinoy kasi doon. Siyempre, dahil hindi naman din ganun siguro kalaki yung sahod nila. So, nagsa-sideline sila ng mga nagtitinda sila ng kung ano-ano sa mga kapwa nila racket. Pinoy. So, siyempre, bawal yun as ano. So, parang mga patagong sa transport. Tsaka magaling si ano, no? Yung talaga yung mga naging supporting ang gagaling nila. Pati si Lovely, nakakatawa siya. Nakakatawa sila lahat. Walang tapon doon sa... Walang tapon. Pati si ano, paano yung manager? Si ano, Jeffrey Tam, yun ang magic. Nakakatawa sila ni Joros. Basta nakakatawa lahat. Ay, abangan nyo yun, guys. Grabe. Walang tapon. Parang pinag-isipan ko sino yung tsaka mga... Tsaka parang hindi naman yung hype siya, pero totoong hype, no? Ang ganda. Ako kasi talaga nag-expect ako na maganda. Kasi syempre, ang dead Richards Kathryn Bernardo. Pero sabi mo, nag-expect ka na nakakaiyak siya. Oo. Ewan ko. Siguro dahil hindi ako OFW kaya hindi ako masyado nakarelate. Hindi siguro dahil... Hindi ako naiyak o dahil syempre nahihiya ako daming tao. Wala namang magugulo ko doon. Hindi, pero sa Lion King, umiyak ka nung pinatay siya. Ewan ko, ba't pag sa mga hayop naiiyak ako, pag yung tao, hindi ako masyado naiiyak. Hindi kasi pusa yung Leon. Oo, naiyak lang yata ako nun yung kay Stella. Sandaan tula kay Stella. Doon ako naiyak. Pero slight lang, tumulo lang ng konti luha ko. Hindi naman nagulgul. Pero sa Lion... naalala ko na naman yun. Naiyak na naman ako. Yung nangyari kay Mufasa. Anyways, back to Hello, Love, Goodbye. Yung title niya, kung iisipin mo, yung title sa title niya, Hello, Love, Goodbye. Parang kasi 3-part siya. Diba? Parang kung titignan pa, yung hello yun yung first part na nagkakilala sila. Nagkakilala sila ni Alden. Tapos, yung love as in, yun na yung kasagsagan nung ano nila nung nagka-developan na sila. Tapos, goodbye. So, hindi mo isipin. Iisipin mo kasi parang, bandang huli yan, magkakatuloyan din yan. Typical na, Diba, usually movie, ganun. Happy ending. Pero hindi naman namin sinasabing hindi siya happy ending. Ako sa siguro, tempo, hindi. Ano, siguro, happy ending siya. Feeling ko ano siya, open-ended na. Oo, para sa happy tama ending. Tama ba yun, open-ended? Basta parang open yung ending niya. Parang pwede siya magka part 2. Oo, yung gusto ko talaga ng part 2. Sana may part 2. Parang may part 2 siya kasi parang... Spoiler ang ganda na. Maganda, magaling. Sana may part 2.
may part 3 pa. Bagay na bagay talaga yung Katnyel tsaka Alden. Sorry, Katnyel fans. Katnyel, ano rin naman kasi ako eh. Di ba lagi natin pinapag-movie? Dati ano siya, James Reed at siya. Jodin, lahat na na-love team. Uh-oh. Pero gusto ko talaga Katden ngayon. Kasi Katnyel, talagang... Katden pala yung pangalan nila. Kasi Alden, Aldenatics ako eh. Siguro ano, yung movie, parang it's a story of ano, it's a story of sacrifices, disappointments, and self-love, opportunities, lahat. Tagalog, forgiveness, kasi may mga kwento na, di ba, yung kay dun sa kapatid niya. Ang dami kasi mga backstory na makaka-relate ka siguro. Hindi man sa buong story ka makarelate dun sa mga backstory ng mga iba't ibang characters. Yung may iba't ibang character, tsaka yun sa pagmamahal mo sa family, ganyan. Family, love, career, lahat nandun. Tsaka yung friendship. Siguro yung pinaparealize lang ng movie sa atin is yung Filipino spirit. Na alam mo yun, yung parang kahit ano yung mga challenges siguro na pagdaanan natin. Siguro, kasi pag sinabi ng Filipino spirit, diba, parang malakas. So parang ganun siguro yung pinapa-realize sa atin ng movie. Hindi kasi siya the typical na love story. Kung siguro sa akin, siguro para sa akin, pwede siyang, nire-recommend namin siyang panoorin nyo para kayo mismo, diba, malaman nyo. Kasi kahit na-review namin, ano pa rin siya, iba pa rin pag talaga napanood mo. Sobra. So, parang, di ba parang, sinabi nga ni Alden yung parang mag-a-ask ka pa for more pag napanood mo. Oo, kasi sobrang bitin niya. Ay, yun na yun. Parang sabi niya, ganun. Feeling ko nga may part 2. Sana may part 2. Kasi hindi siya ano. Maganda yung mga characters. Lahat siguro tama yung pagpili sa lahat ng characters. Pero kahit nag-ano, yung parang medyo bitin. Ano eh, maganda na eh. Yung parang satisfied ka naman pag pinanood satisfied mo, no? Satisfied ka. Kasi ang ganda talaga niya. Sulit yung ano, bayad sa sinya. Sulit. Kahit mahal pa yan, papapanoorin ko ba si Alden at si Kat. Ang bias ko, no? Ay. Ako para sa akin yung ano ng movie, ano. Yun nga, about sa ano, sa... Hindi lang siya nagpo-focus sa love. Yung kasama rin yung family, yung friendship, tsaka yung career. So, yung parang sa tingin ko, pinaka ano nung movie, yun nga, yung... Kasi pag mahal mo yung isang tao, yung hayaan mo siyang ano, yung hindi mo siya ikukulong sa'yo, yung parang... Di ba yung iba, ano sa LDR, di ba? Like sa atin, kunwari i-compare mo sa atin, medyo LDR lang tayo for 5 years. Yung parang... Kasi yung partner mo, sa tingin niya, tsaka yun yung pangarap niya eh. Parang, ano, yung parang, ano, hindi mo siya kailangan pigilin. Or, kahit lumayo man siya, kung para kayo sa isa't isa, mag-work yung relationship niyo. Tsaka yung, kung talaga meant to be kayo, di ba? Yung kahit matagal kayo magkahiwalay, or magkahiwalay man, kayo pa din. Parang, hahayaan mo kasi siyang matupad yung ano niya, yung mga dreams niya, ganyan. Tsaka yung goals niya in life. Kasi minsan, hindi natin napapansin, tayo na pala yung nag-hinder dun sa opportunities. Oo, so sobrang mga... ano mo, dun sa love mo sa isang tao, yung parang ayaw mo siyang mahiwalay sa'yo. Mm-hmm. Di ba may times kasi ganun, lalo na pag bago-bago pa lang yung relationship niya. Mm-hmm. Like di ba si Kat tsaka si Alden dun, parang bago pa lang sila, di ba? Kaso medyo spoiler tayo. Yun. So, yun yung parang lesson, lalo na para dun sa mga LDR yung relationship. Meron siyang lesson para sa inyo dun. So, all in all, paano mo i-rate ang Hello, Love, Goodbye? Direct Cathy Molina. 10. Ay, 11. 100. 10 over 10. 10 over 10. Promise niya kahit hindi si Alden tsaka si Katrin. Ang ganda kasi ng story. Ako sa lahat siguro ng pinanood nating ano. Sa lahat ng pinanood natin, isa to dun sa ano, yung may sense yung talaga, kwento. Gusto mo? Ba't parang nanonood tayo? Wala kang reaction. Hindi, parang may sense kasi yung kwento. Parang yung The House of Us nila, di ba? Ako medyo naiyak ako. Oo, doon yun. Maganda, basta magaganda kasi yung pelikula nila, hindi lang siya basta love story. Ang galing ni Kat talaga, no? Recommended siya, recommended yung movie, maganda. Tama. Pwede sa lahat. Kasi may mga ibang bata dun, no?
Pero ano, ito na lang. Meron ba silang kissing scene? Abangan nyo yan. Sabi nila kung saan nyo. Abangan nyo kung meron ba o wala. Basta ako kinikilig kahit walang kissing scene or meron man. Okay. So yun yung mga inaabangan sa tingin ko ng mga fans nila kung may kissing scene. Ang ganda, promise. Panoorin nyo. Kahit hindi, ano, tawag doon. Kahit hindi kayo KATHRYN fans, magugustuhan nyo. Oo, maganda yung movie. Kasi siya, nagustuhan niya. Hindi naman siya KATHRYN fans. Tama. Siguro madalas natin gawin to. Medyo... Oo, natutuwa ako sa review. Salamat din sa panonood doon sa... Gusto ko lang mag-thank you doon sa nanood doon. Thank you. So, dahil hindi man tayo nagkasundo-sundo doon, hindi man pare-pare yung opinion natin, okay lang. Respect different opinions. So, this is our only our opinion. Lahat ng mga sinasabi namin sa vlog namin. Opinion lang naman namin. Open kami sa lahat ng mga opinion nyo din. Mm-hmm. So, pwede nyong ilagay dyan sa comment. Pwede kayong mag-comment kung nagustuhan nyo rin ba o hindi. Okay lang kung hindi nyo nagustuhan. Basta kami nagustuhan. So, siguro, ano, pwede natin madalas. Dahil mahilig din naman kaming manood ng movie. Hindi lang siguro sa Tagalog. Pwede kapag manood. Pwede ano ba yung next sa mga foreign movies? Madaming mga... May Fast and Furious ngayon, di ba? So, ayan, para sa mga OFW. Saludo kami sa inyo. Tama. So, yun. Thank you guys for watching. So, see you on our next vlog. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye! Bye!